dahil ilang araw na lang ay sasalubungin na natin ang 2024. Kaya naman sa video na ito ay tuturuan ko po kayo kung paano gumawa ng pampaswerte sa bagong taon at sa buong taon na 2024. Ang prosperity ball ay sumisimbolo ng kasaganahan, kaunlaran, kaligtasan, pag-asa, yaman, at overflowing blessings. Ayan guys, yung ating prosperity ball. At kung excited ka na, tara, simulan na natin! So, ito guys yung ating mga kakailanganin. Yung ating transparent ball. Nilagay ko na po yung ating rice. Itlog guys, 1 dozen. Yung ating 12 pieces gold chocolate. Yung ating paper bill, dapat guys ay pare-pareho siya. Halimbawa, 100 pesos bill. Dapat lahat 100 pesos bill. And pwede siyang 3, 5, 7, or 9 na peraso. Yung ating red ribbon. Yung ating gold wrapper or foil. Yung ating 3 pieces na ampaw. Yung ating 1 piece orange. Yung ating bulak. And then guys, 3 peraso na 168 pesos bill. 9 pieces dahon ng laurel. Laughing Buddha. At ito guys ay optional lamang po. So ito guys yung ating transparent bowl. So una natin guys ilalagay ay yung ating bulak. Ang bulak po ay sumisimbolo ng magaan na pamumuhay. At ilalagay na po natin yung ating rice. At saka natin siya guys papantayin. So itong bigas guys ay sumisimbolo ng magandang ani sa pamumuhay. And then next natin ilalagay yung itlog. 12 pieces na egg. So ilalagay natin siya guys patayo. Yung matulis niya ay nasa ibabaw. Yung egg guys ay sumisimbolo ng bagong pag-asa at pagiging buo. At next po natin ilalagay yung gold chocolate. Ilalagay natin siya guys sa pagitan ng itlog. Ito guys ay kumakatawan sa buong taon at ang matamis ay sumisimbolo ng matamis na relasyon sa pamilya at lipunan. So next naman guys ay ilalagay natin itong mga pera na binalot ng gold foil. So ipapakita ko sa inyo guys kung paano gawin ito. Kailangan yung tao ay nasa nakaharap. And then lalagyan natin siya guys dito ng tape. Tsaka natin siya i-roll. Yung gold wrapper guys ay protection sa mga masasamang tao. So ayan guys, dapat ganito, hindi nakikita yung pera. And then lalagyan natin siya ng red ribbon. Yung red ribbon guys ay sumisimbolo ng pagtaboy sa mga negatibong enerhiya. Panig na guys ay gumawa na ako ng, nag-roll na ako ng pera na binalot sa gold foil. 5 peraso yung aking ginawa guys. So ito guys ay ilalagay natin sa harapan ng itlog. Ang next natin guys ay yung dahon ng laurel. Sisingit natin siya guys sa labas ng sa pagitan ng itlog sa may palabas. Yung dahon ng laurel guys ay sumisimbolo ng tagumpay. Next guys ay ilalagay natin yung 3 perasong ampaw na bawat isa ay may laman na 168 pesos. So, itong dalawa guys ay nalagyan ko na. Paglagay niyan guys, yung tao ay nakaharap sa inyo. Ganyan. And dapat nasa taas yung tao. Ganyan. And then, saka natin guys, ilalagay yung barya. Nasa ibabaw yung 50 pesos. At saka natin ilalagay yung barya. At saka natin siya ilalak. Ampaw guys ay sumisimbolo ng maraming opportunities na paparating. Ilalagay natin guys sa likod na bahagi yung ating 3 perasong ampaw. Ganyan. Ang next natin guys ilalagay yung orange. Kasi ayon sa feng shui, ito ay magdadala ng good luck at kaligayahan. Ilalagay natin siya guys sa gitna. And yung last natin ay yung Laughing Buddha.
Yung Laughing Buddha, ito lamang po ay optional. Kung wala kayo nito ay okay lang na ganito na po. Yung Laughing Buddha ay sumisimbolo ng kaligayahan at protection. So ilalagay natin siya guys sa ibabaw ng orange. Medyo malaki pala yung aking Buddha. Ayan guys, very affordable prosperity bowl sa taong 2024. Maraming salamat po sa panunood nyo at paalala lamang po na ito ay pawang gabay lamang at wala namang mawawala kung magsisilbi silang gabay at karagdagang kaalaman at proteksyon. Basta samahan din natin ang dasal, mabuting gawa at sariling sikap at mas lalo tayong uulanin ng maraming blessings.